Ikatlong araw ng Setyembre, Huwebes, pagunita kay San Gregorio Magno, Papa at Pantas ng Iglesia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dinagsa si Jesus ng napakaraming taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakatayo naman siya sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Nakita niya noon ang dalawang bangka sa baybay. Kaya sumakay siya sa isa rito na pag-aari ni Simon at hiniling dito na lumayo ng kaunti mula sa dalampasigan. Umupo siya at mula sa bangkay sinimulang turuan ang maraming tao. Matapos niyang magsalita, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot ka at ihulog niyo ang inyong mga lambat para humuli." Ngunit sumagot si Simon, "Guro, buong magdamag kaming napagod at wala kaming nakuha. Pero dahil sinabi mo, ihulog ko ang mga lambat." At nang gawin nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda. Kaya, kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka para lumapit at tulungan sila. At pinuno nila ang dalawang bangka hanggang halos lumubog ang mga iyon. Nang makita ito ni Simon Pedro, nagpatira pa siya sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat taong makasalanan lamang ako." Ngunit sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao ang huhulihin mo." Kaya't nang maidaong na nila ang mga bangka sa lupa, iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pumalaot ka at ihulog nyo ang inyong mga lambat para humuli. Magdamag na nasa laot si Pedro at ang kanyang mga kasama para mangisda. Subalit sa kabila ng lahat, bigo pa rin siya at ang kanyang mga kasama sapagkat umuwi silang walang huli. Hindi naman sila marahil nagkulang sa kanilang kaalaman. Pangingisda ang likas nilang hanap buhay at ito na rin ang buhay na kanilang kinasanayan. Kabisado ni Pedro at ng kanyang mga kasama ang galaw ng dagat. Eksperto din sila sa tamang pamamaraan ng pangingisda. Marahil alam din nila kung saang parte ng karagatan ang may posibleng maraming isdang mauhuli. Ngunit sa kabila ng lahat ng pwede nilang gawin at asahan, bigo pa rin silang lahat sapagkat umuwi silang walang huli. Sa ganitong karanasan, hindi may iwasan ang damdamin ng pagkalungkot at panghihinayang. Kaya't dahil dito, wala nang ibang pwede pang gawin kundi linisin na lang ang kanilang mga lambat. Magpahinga at magbaka sakaling sa susunod nilang pagpalaot ay hindi na sila uuwing bigo. Ipinapakita sa karanasang ito ni Pedro na hindi natin kontrolado ang sitwasyon maging sa ating buhay. Hindi rin solusyon sa lahat ng pagkakataon ang ating kaalaman at kinasanayan. Sa pagsunod na ipinakita ni Pedro at sa himalang ipinakita ni Jesus, pinatutunayan lamang sa atin ng Diyos na walang imposible sa taong marunong sumunod at magtiwala sa Kanya. Ito ang biyayang naghihintay sa mga taong may kababaang loob na tumatanggap at sumusunod sa salita ng Diyos. Pagsasagawa. May kasabihan sa wikang Ingles, "Obedience is better than sacrifice." Isinantabi ni Pedro ang kanyang nalalaman at sinunod niya ang sinabi ni Jesus. Kaya mo rin bang gawin ang halimbawang ito ni Pedro?